Magandang araw po sa ating lahat. Once again, Roy Dadula TV. Nandito muli. Guys, habang ginagawa ko yung video na to, talukuyan malakas ang ulan sa labas at ang ibang bahagi nating probinsya ay binabayo ng bagyo ngayon. So, sana guys, ipagdasal natin ang kanilang kaligtasan na sana ilayo sila sa anumang kapahamakan. So guys, nandito ako ngayon. Gusto kong ibahagi sa inyo kung paano mag-process ng transfer of ownership ng aking nabiling sasakyan. So guys, madali lang po ang proseso at papamura pa tayo at hindi pa tayo nabigatan sa gastos dahil tayo mismo ang naglalakad at dagdag kaalaman pa ito sa atin. So guys, aking ibabahagi sa inyo kung paano ang proseso. So guys, kasi ako may nabili akong motor, so gusto ko nang ipatransfer sa pangalan ko ang registro dito. So ang pagpa-transfer po ng ownership ng sasakyan o kaya motor o anumang klaseng sasakyan ay aking ibabahagi sa inyo kung paano at magkano ang ating magagastos. So, una-una guys, ang requirements nito, original na ORCR. So, kailangan nating ipasirox ito. At saka, original na date of sale na notaryado. So guys, at saka dalawang xerox ng valid ID ng dating may-ari at saka yung nakabili ng sasakyan, dalawang xerox din. So kailangan yung mga ID na yon, yung valid ID na yon, mayroon silang signature. So guys, ang pag-process nito, pumunta lang tayo sa pinakamalapit na HPG, Highway Patrol Office, para i-process natin ang Highway Patrol clearance. Kasi guys, isa ito sa requirements ng Land Transportation Office para sa pag-process ng transfer of ownership ng ating nabiling sasakyan. So guys, pagpunta po natin sa HPG, i-check po nila yung original ORCR natin at ang ating deed of sale na notaryado. Naka-attach po doon yung xerox ng dalawang valid ID ng dating may-ari at ang bagong nakabili ng sasakyan. So guys, pag-check nila sa ating mga dokumento na dala-dala, ating mga requirements, i-check nila ito kung wala bang sabit ang ating nabiling sasakyan. So guys, after na ma-check nila kung walang problema ang ating nabiling sasakyan, bibigyan nila tayo ng order of payment. So, ang order of payment naman guys, ating babayaran nito sa land bank na nagkakahalaga naman ng 500 pesos. So guys, after nating bayaran, proceed naman tayo sa pagpa-stencil ng ating sasakyan. Ayan, kasama ang HPG personnel. So, pagkatapos ng pagpa-stencil guys, pipicturan tayo doon sa ating sasakyan kasama yung HPG personnel. Katunayan na naproseso natin ng ayos ang ating clearance. So, after guys, pagkatapos natin yung stencil, at babalik tayo sa office ng HPG para sa releasing ng ating kinakailangang clearance. Para requirements naman ito para sa Land Transportation Office sa pagparehistro at pagpa-transfer ng pangalan. So guys, pagkatapos na ma-release ng ating clearance sa HPG, pupunta na tayo sa pinakamalapit na LTO.
So, pagdating natin sa LTO, guys, ganun ulit, dala-dala natin yung original na ORCR at may isang Xerox at dalawang valid ID ng nakabili ngayon at saka dating may-ari. Ipa-Xerox din natin ito. So, kailangan, ganun pa rin, may signature at kanila ding i-verify ang dokumentos. Kung wala bang problema, kung wala bang sabit ang ating nabiling sasakyan. So guys, habang bine-verify nila ang papel ng ating sasakyan na nabili, i-process naman natin ang pag-smoke test ng ating sasakyan. So doon pa rin ito sa LTO, ipapa-smoke test natin. Nagkakahalaga naman ito ng 500 pesos. So guys, after na nagpa-smoke test, pasado, kung pasado naman sa smoke test ng ating sasakyan, kukuha na rin tayo ng insurance na nakapangalan na sa atin sa bagong may-ari. So guys, pagkatapos naman at makumplito na natin ang requirements, ay submit na natin sa office ng LTO yung ating mga requirements para ma-process na nila ang bagong rehistro ng ating sasakyan, ganun din ang magpa-transfer ng pangalan. Ayan guys, so ang pagpa-transfer at pagparehistro, pinagsabay ko na po ito. So ang nagastos ko po dito sa pagpa-transfer at sa rehistro, umabot ng 1,104. So ayan guys, sa pagparehistro at pagpa-transfer, 1,104 pesos. And then sa insurance, nagkaalaga naman ito ng 670 pesos. At saka, balik tayo sa highway patrol, clearance, 500 pesos. At saka sa smoke test, 500 pesos. So guys, ang ating nagastos ay nagkakahalaga ng 2,704 pesos lang. Dahil tayo ang naglalakad. At itidagdag pa kaalaman sa atin. So guys, ang video kong ito ay nais kong ibahagi sa iba sa hindi pa nila alam kung paano magpa-process. At para naman makatulong tayo sa iba. So guys, kung nakatulong man ang video kong ito sa inyo, sana bigyan nyo ako ng like, subscribe, at huwag kalimutang i-hit ang notification bell para updated pa kayo sa aking mga videos. Ito guys, ang susunod na video guys, ito na yung pag-process step by step. Pag-process kung paano natin ipapa-transfer of ownership ang ating sasakyan. Ayan na guys, panoorin nyo hanggang sa katapusan ng aking video para ating malaman kung anong, paano ang pagproseso. Ayan guys. Guys, nandito tayo ngayon sa Eastern District Highway Patrol Team, HPD. Kukuha po ako ng clearance. Kukuha po ako ng clearance para sa transfer of ownership ng aking nabiling motor. Gusto kong ipahagi sa inyo kung paano kumuha ng clearance at para sa pagpa-transfer ng ownership ng sasakyan. So, nandito tayo sa office ng HPG, guys. I-update ko sa inyo mamaya kung ano ang mga proseso para din sa kaalaman ng iba. Ayan guys, i-update ko kayo mamaya at kung ano ang mga proseso at ano ang mga kailangan para makakuha ng clearance para maipa-transfer sa ownership ang pangalan ng inyong nabiling sasakyan. So guys, update ko kayo mamaya. Ito yung guys, kinuha na yung
original ng ORTR at saka sunod na yung mga tinirok ng Dugsin at ID ng Dibinta at saka yung ID ko. Ayan guys, for verification sa loob, kailangan nyo Dugsin notarian. So, balik ID ng unang may-ari, mayroong signature. Tapit ko kayo ulit mamaya. Ayan na guys, yun na yung binayaran natin sa Land Bank para makakuha ng clearance. Bali 500 pesos. So, proceed naman tayo guys doon sa stencil. So, papaistensil natin yung motor. Guys, after natin magbayad sa Land Bank, papaistensil na natin motor, dali natin sa stencil. So, yan na, proceed na tayo dun sa stencil. So guys, pagkatapos natin magbayad sa Land Bank, nandito na tayo, magpaistensil na tayo. Kaya nagpa-extension na tayo. So, nag-aantay lang tayo na tawagin para ma-extension na. Sir, ano ko lang yung sir, vlog. Oo, may YouTube channel ako sir. So guys, tapos na tayo magpa-stencil. Inantay na lang natin yung HPG para picturean tayo dun sa motor. Ayan, pag tapos na tayo sa stencil. Guys, bumalik na po tayo sa highway patrol para makuha na natin yung clearance. Pagkatapos nating i-stencil, bumalik na tayo para sa releasing ng clearance. Okay. Kasi lang po, bawal kumuha ng video sa loob dahil nirespeto po natin ang privacy ng ating mga iniidolong kapulisan. Guys, update ko kayo mamaya. Thank you. Guys, ito nakuha na natin yung clearance natin. Highway Patrol clearance. HPD. So guys, proceed naman tayo sa LTO para ipatransfer na natin yung pangalan at saka sabay na rehistro. Ayan. Ito na po.
Yan guys. Tawakas, nakuha ko na rin. It's PG ko. Yan. So, ibig sabihin, walang sabit yung motor o kaya yung sasakyan natin. Salamat. Guys, good morning. Once again, welcome to my YouTube channel. Ang video po natin ngayon, kung paano magpa-smoke testing. So, nandito tayo ngayon sa emission testing center para papa-smoke test ko yung aking motor. Ayan. So, dahil maaga pa, hindi pa nag-umpisa. Dito po yan guys sa Sandoval, Pasig. Marami na pong sasakyan ang nakapila dito. Yan ako. Medyo antay-antay tayo kung anong oras. Kasalo ko yan, hindi pa nag-umpisa yung guys. Siguro mga alas 8 mag-uumpisa na. Gusto ko na maka wait ka agad ng maaga. Galing pa sa duty ang gabi, kailangan na pa-smoke test ang motor, kaya kahit na pang gabi tayo, wala pa tayong tulog, diretso tayo dito sa smoke testing center. So, akin pong i-bahagi sa inyo kung paano mag-proseso ng smoke test sa ating motor. Para naman sa pagparehistro, isa iting requirement sa pagparehistro. So, sa akin naman, gamitin ko ito, magparehistro at saka magpa-transfer ng ownership sa aking motor. Kaya ang smoke test is itong requirements. Yeah. Alas 7 na po ng umaga. Kaantay tayo. Alas 8 daw po ang umpisa. Marami na nag-aantay. Ayan o. Marami na kami. Kapwento ko lang sa inyo guys, kahapon nandito na ako kaso lang sobrang daming tao. So sabi nung sa opisina ng smoke test, kailangan daw pagpa-schedule. So kahapon, nung pagpunta ko, pa-schedule na lang ako kaya ngayon ang schedule ko Sunday. So mabuti at open sila ng Sunday. Pero para lang sa mga motor, sa gasoline lang, sa diesel wala sila pag Sunday. So ngayon guys, konti lang halos. Hindi katulad kahapon, kaiba punong-puno yung parking. Napansin nyo ngayon na mild lang siya. Kagaano, madami.
At marami pa nagtitipinan. Tama. Itong makahabol lang ni Smoke. Pero ang iba dyan guys, hindi ma-smoke test nga. Yung mga woklinak ngayon lang dumating, kailangan nila mag-schedule bukas ng umaga. Or sa Tuesday kasi bukas hindi pala, or saka sa Monday National Heroes Day naman. Kaya yeah, maglakad-lakad muna tayo. So, ganun pa rin guys ang requirements para pag magpa-smoke test. ORCR. ORCR ng ating motor. Ayan, so update ko kayo ulit mamaya guys kung anong oras tayo magtatawag. Thank you. Bigyan dito ng baka. Let's go. Guys, nag-uumpisa na. Nag-uumpisa na ng tawag. Bayad na lang tayo guys, resibo. Pakulod! Alan Henry Reyes Santos! Jose Barquilla, Jose Barquilla sa pasyon ng guys, okay na yung papel natin. Okay na to, pre. Ha? Okay na to. Okay na yan. Kapakita mo na yung selfie. Nag-renew ka. Tutok, basan! Okay, sito na po. Nakuha na natin. Alan Henry Reyes Santos, yung news 40. Gato na yan. Wala, okay. Kuha na natin guys, kasado naman tayo sa smoke test. Okay. Guys, tapos na tayo magpa-smoke test. Kuha na natin yung papel. Ito na pa. Kaya yeah. And guys, sabihin na ng proseso pag-smoke test. Unang-una, ibigay natin yung Xerox ng ORCR. Then, nakapila na tayo. Tapos antay lang tayo na tawagin. Pagkatawag na tayo at pasado naman yung
Tutor natin sa smoke test. Antayin natin na tawagin tayo para sa babayaran natin na nagkalaga ng 500 at saka ibibigay sa atin yung papel na smoke test result. Ayan. So guys, yun lang muna at uwi muna tayo. Thank you. Guys, kasalukuyang nandito na tayo sa LTO Cantaloyong para na sa pagpa-transfer ng ownership ng ating sasakyan. So, tapos na rin ini-stencil yung motor natin at biniverify na lang yung ORCR na original at saka highway patrol clearance at ang date of sale na notaryado, pati yung mga ID namin. ID na lang nagbibinta at ang ID ko. So, ayun na bang inaantay natin guys yung pag-verify ng dokumento natin dito sa office. Ayan. Ano nito guys, taga-Pasig ako pero yung motorcycle na nabili ko, unang pinarehistro sa Mandaloyong kaya pumunta ako sa Mandaloyong LTO. Ayan. So, habang biniverify guys ang ating dokumento, nandito muna ako sa labas, nag-aantay ng tawag. So, pagkatapos natin guys, update ko kayo kung magkano yung nagastos ko lahat sa pag-transfer ng ownership. Step by step, aking i-attend nyo kung paano ang proseso at paano lahat ang gagastusin kung ikaw sarili mo ang mag-process ang transfer of ownership ng iyong nabiling sasakyan. And guys, thanks, insurance na naman. Kumuha na tayo ng insurance. Best waiting lang tayo sa releasing ng bago nating ORCR. So, natalog na yung papel natin. Naantay na lang natin yung release at kung magkano babayaran natin sa registro. Yan pa na matapos ka agad guys. Ang time po natin ngayon ay 9:15 ng umaga. So, nag-aantay po tayo ng tawag. So sa window 1 daw. Inaantay po natin. Nakabalis manita, tabe, lechi, lechere, leche, saurot. Lasang ben, lupinto kil, lebantino, jowe. Tapos na kami guys, kaya pauwi na kami.
natin si Enox yung ano, yung papel nung gagaling sa atin. Trabaho ko. One forty plus 640 plus 1,000. Four and 640. What is that? 3 throw. Kasama transfer 1-1-4. Pagkakasya 500, highly passion, 500. So, kumaga, kumaga tayo na 2,604. A 74.
dito sa mga